Yan, muli po, magandang hapon po sa bawat isa. At tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. Tutuloy po natin yung pinag-aaralan po natin na 7 ways Jesus is your I am. Punta na po tayo sa number 7, I am the vine. Nakalagay po sa John chapter 15, verse 5. Yung I am the true vine ay last po sa 7 ways na pinag-aaralan po natin ngayon, na only recorded lang po sa Book of John. At yung sinasabi po ng Panginoong Yesus sa kanyang bawat I am na pinag-aralan po natin this week proclaims His unique divine identity and purpose. Sinabi ni Yesus ito na I am the true vine sa kanyang malalapit na mga kaibigan at sa kanyang mga alagad. Noong panahon po na ginagather ng Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad dahil nga konting time na lang, ay ibebetray na po siya ni Judas. Alam naman po natin yung kwento na yan. At sa totoo lang po, kung babalik po tayo sa John chapter 13 verse 30, ay umalis na si Judas para ipagkanulo ang Panginoong Yesus. Pupunta na siya sa mga pari. Tapos tatanggap na siya ng bayad. At nire-ready na po ng Panginoong Yesus ang kanyang 11 disipulo kasi wala na nga si Judas na siya po ay ipapako na sa krus. Huhuli na siya. Pahirapan, ipapako sa krus. At binabanggit din po ng Panginoong Yesus sa kanila na siya po ay mareresurrect after ng 3 days at siya po ay pupunta na ng langit pagkatapos ng muling mabuhay. Dito po sa John chapter 14 verse 2 talagang sinabi ni Yesus na aalis na siya. Siyempre po, di ba, kapag lagi mong kasama at sanay ka na kasama ang Panginoong Yesus nung panahon na yung mga alagad, eh talagang alam ni Yesus na malulungkot po ang kanyang mga alagad sa maririnig nila sa kanya, and yet kailangang sabihin ng Panginoong Yesus yon sa kanila upang sila ay maging handa. Though nasanay po talaga sila na laging kasama ang Panginoong Yesus, pero kailangan banggitin po eh. Kailangan sabihin para maging handa po ang mga alagad. Alam niyo po, ako po ay nagbabasa na ng Bible at nandito na po ulit ako sa Book of Psalms. Sa pagbabasa ko po ng Psalms, alam ko po, nabasa na rin natin to, na many times na mention po yung mga phrases na sinasabi ni Haring David. Sabi niya, Panginoon, wag mong ikubli ang iyong muka sa akin. Yung wag itago ang iyong muka. Iniisip ko po yung feeling ni King David nung panahon na yon dahil nga sobrang, alam niyo po yun, yung sobrang sanay siya sa presensya ng Diyos, sobrang sanay siya nakausapin ng Diyos. Kaya nga, so sobrang close niya ni Lord, nagkaroon siya ng title na The Man After God's Own Heart. Papabasa po natin yan sa 1 Samuel chapter 13 verse 14. And that means sanay siya na laging kausap, kasama, laging nakakakwentuhan niya ang Panginoon. Tapos sa bawat prayers po niya sa kanyang aklat sa Book of Psalms, imagine po yung parang lost na isang tao, parang ganun yung feeling. At alam po ng Panginoong Yesus na yung kanyang mga alagad ay makakaramdam ng lost. Yung pakiramdam na, ay wala na kami. Dahil nga wala na ang Panginoon. Siguro kahit tayo din naman po minsan, nung panahon po na minsan na nanalangin tayo, kapag alam natin, alam niyo po yun, yung pakiramdam na minsan alam din natin na nakakubli ang mukha ng Diyos. At minsan pakiramdam natin na parang hindi sumasagot ang Diyos saan? Sa mga prayers natin, sa parang akala natin, nandun yung pakiramdam natin na parang nagtatago ang mukha ang Diyos. Nagtatago ng mukha ang Diyos. Alam ko po, alam natin yung pakiramdam na iniwan. Ganun yung feeling ng mga alagad o mararamdaman ng mga alagad, sobrang mabigat. At alam din po ni Jesus na mabigat yung mararamdaman nila. Kaya nga po, ito pong John chapter 15 ay nagpapakita ng pag-ibig sa kanyang mga alagad na nakasulat po sa John chapter 15 na i-encourage sila ng Panginoon. Nandun po yung sinulat po ito para i-encourage po ang mga alagad na may iwan. Na alam ng mga alagad na mahal sila ng Panginoon. At ang Diyos po ay nagpapaalala sa atin na if we feel lost, sinasabi ng Panginoong Yesus na mahal niya tayo at I am your true
vine. Alam niyo po yun? Gusto po ni Jesus na ma-realize ng mga alagad na kahit wala na siya physically dito sa mundo, kasi nga, babalik siya sa langit. Gusto ng Panginoong Jesus, dito pa sa number 7, na ma-realize din natin na tayo po ay connected sa branches sa puno. Connected branches tayo sa puno. Dahil nga ang Panginoong Jesus po ang puno ng ubas at ang Diyos Ama ang tagapag-alaga, and as long as connected tayo sa puno, as long as connected tayo kay Jesus, yung supply ng nutrients na galing sa puno ay dadaloy sa atin na mga sanga nito. Meaning, alam ng Panginoong Jesus na kahit naaalis siya at wala na siya sa atin physically, alam ng Panginoong Jesus na konektado tayo sa Kanya. At hanggat connected po tayo sa true vine, magbubunga tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, hanggat connected tayo kay Jesus, magbubunga tayo. At ito po ang gusto ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad at sa atin na mga naglilingkod sa Panginoon. Anong gusto niya? Gusto niya po tayong magbunga. Kailangan maging mabunga po tayo. Ano yung mga bunga na yun? Kailangan magkaroon tayo na magkuproduce tayo ng mga bunga. Like iti-disciple natin, magkaroon tayo ng bunga. Hindi lang yung bunga ng discipleship, kailangan magkaroon din tayo ng bunga ng Espiritu Santo na nakalagay sa Galatians 5:22-23. Ano yun? Yung love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Dapat itong mga bunga po na ito ay makita sa atin. And yes, literally, hindi man natin nakikita si Jesus, pero yung spirito natin ay konektado sa spirito ng Diyos. Hindi tayo mapuputol sa puno hanggat konektado tayo kay Jesus. Hindi mawawala yung desire natin na paglingkuran siya. At yung desire na galing sa puno ay dadaloy sa atin na mga sanga upang lalo tayong mamunga. Basahin po natin yung verse 4 and 5. Nakalagay po dito, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Pansinin po natin yung verse 4. Na nakadepende ang pananatili ni Jesus sa atin kung tayo mismo ay mananatili sa Kanya. Kasi minsan nakakalungkot po na marinig na may mga Kristiyano na nagsasabing, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Minsan ganun yung marinig mo na, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Eh, sa totoo lang po, in the first place, sila naman po yung lumayo sa Panginoon. Kaya sila nakakaramdam na parang napabayaan. Yung parang malayo sila sa Diyos. Ano nangyayari po nung napabayaan? Eh, hindi po sila maalagaan ng Panginoon. Ang Diyos po ay hindi pabayang Diyos. Alam niya kung sino ang lumayo at kung sino ang nananatili sa Kanya. Alam niya kung sino ang naglilingkod sa hindi. Alam ng Diyos ang lahat. Kaya nga po dito po sa number 7, nag-a-advise ang Panginoong Jesus na I am the true vine. At ang sabi niya, wala tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa Kanya. As in literally, kung wala ang Diyos sa buhay po natin, wala tayong magagawa. Kaya huwag tayong papayag na tayo po ay hihiwalay sa Diyos. Huwag tayong aalis. Huwag tayong lalayo. At dito po sa pinag-aaralan po natin, babalikan po natin yung number 1, na I am that Jesus is the bread of life. That means, hindi ka na magugutom kasi siya na yung magsusustain sa'yo physically and spiritually. Si Jesus ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin kasi siya yung bread of life. Mabubuhay ka. Sabi sa number 2, Jesus is the light of the world. Ano po ibig sabihin nito? Hindi ka na mabubuhay sa kadiliman
Hindi ka na mabubuhay bilang hopeless, yung walang pag-asa. Hindi na tayo mabubuhay sa tanikala ng kaaway, na putol ng bandage, na wala na tayo, nalayo na tayo sa kadiliman dahil si Jesus ang liwanag ng mundo. At yung liwanag ng mundo na yon ay tinanggap mo sa iyong puso. Kaya ikaw din ay liwanag na. Sabi sa number 3, Jesus is the door. Siya yung pintuan. Anong pintuan yun? Pintuan ng kaligtasan. Sa number 4, Jesus is the good shepherd. Alam naman po natin na yung si Jesus, willing siyang iwan ng 99 para balikan lang yung isa. Ganyan mag-alaga ang Panginoong Jesus sa atin. Ibig sabihin, sinasabi niya sa atin na I am the good shepherd. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Ako ang magpapakain sa iyo. Ako ang mag-aasikaso sa iyo. Ako ang kuprotekta sa iyo. Iingatan kita. Sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan kasi siya ang good shepherd. Alam niyo po, dito pa po, sa number 5, sabi niya, Jesus is the resurrection and the life. He brings life to the physically, mentally, emotionally, and spiritually dead. Physically dead, kayang ibuhay ng Panginoon. Yung mentally dead, kayang buhayin, ayusin ng Diyos ang mentalidad ng tao. Yung emotionally dead, kayang ayusin ng Diyos ang brokenness mo. He heals the broken hearts, kaya niya. At yung spiritually dead, kaya niyang i-revive, kaya niyang i-deliver yung mga napalayo ng mga Kristiyano. Kaya niya. Kasi siya ang resurrection and life. Sabi sa number 6, Jesus is the way, the truth, and the life. Ano siya? Siya ang daan, siya na katotohanan, siya na buhay, siya ay nasa puso natin. Nung panahon na tinanggap natin ang Panginoong Yesus, siya na yung naging way natin, siya na yung naging katotohanan sa buhay natin, at siya na yung naging buhay natin. At ang sabi sa number 7 na pinag-aralan natin kanina, Jesus is the true vine. Si Jesus po ang ating source of life. Yung nutrients na nagmumula sa kanya bilang siya ang puno, yun yung magsusustain. Yun yung magna-nourish ng buhay natin bilang tayo ay mga sanga. Tayo ay magbubunga ng mabuti. Tayo ay magbubunga ng sagana. Magbubunga din tayo ng mga madidisipulo natin. At nag-expect ang Diyos ng magbubunga tayo ng buting pag-uugali sa bunga ng Espiritu, ng Holy Spirit. Kaya ito po yung pinag-aaral natin ngayon para maging paalala sa atin na laging nandiyan ang Panginoong Yesus para sa ating lahat. So yun lang naman po yung pinag-aaralan po natin ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig po ninyo. Manalangin po tayo. Haleluya, Amang Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin sa hapon na ito na you are the true vine. Ikaw ang puno at kami ang sanga. Nagpapasalamat kami sapagkat hanggat nakakabit kami sa iyo, hanggat konektado kami sa iyo, magbubunga kami ng sagana. Kaya maraming salamat, Lord, ayaw mo may-apply namin sa aming mga buhay at panghawakan namin ng mga pangako mo na ito. Ito kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Ingat po kayo palagi.